Okay, big man, rolling. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, sir. Unahin ko na lang muna. Handali. Okay, good day, mga ka-airsoft. Good day, mga ka-big man. Bossing natin ngayon for the day, no? Mga taga-Mikawayan. Sir, name on, Sir Federico. Kaya, sir? Neil. Ba, may gusto kayo shout-out, sir? Ba't maingay? Oo nga, no? Sandali, ah. Baka may nagloko na naman to, ah. Hindi kaya sa hangin ng aircon? Para may sasak yan. Oh, kuno may isang kable. Baka sa kable. Sandali, ah. Nawala? Kuno mi isang kable. Yun ang problema. Ba't ganun? Pero nagamit ko kahapon to na nag-live. Okay naman. Saan ba isang dugtungan ko? Nakadugtong ba maayos? Okay naman. O, check mo nga yung ano. Okay, sound check. So, ano problema sa mic natin? No? Maingay? Okay, run ko na. Okay na. Yan, nawala? Nawala. Nawala? Nawala ingay? Sa aircon. Oh, sa aircon. Kasi nakatutok sa kanya gumaganon. Napaka-sensitive naman ito. Wala na. Diba? The more na mahal. Yan ang ano minsan eh. Kaya nga tulad nyo sa inyo, lalo na sir pag newbie, hindi ko kayo dadalin sa pipitsugin. Hindi ko rin kayo dadalin sa super high end. Minsan kasi, di ba sa sasakyan natin, ano yung sasakyan mo sir? Veloz. O Toyota. Dali ng pyesa, di ba? Pero yung mas mga high end dyan tulad ng mga Ford, di ba? Medyo komplikado. Pag nasira, hindi mo man mapihit eh. Kasi, di ba, puro sensor, ganun. Ayan, ganun din pala sa mic, no? Mas high-end, visit na, no? Mas sensitivo. Kita mo yung aircon, nakatutok sa kanya. So, dun pala nagsisimula yung, ano niya. Okay. Guys, anyway, no? Pasensya na, medyo napatagal tayo, no? Mga ka-airsoft natin, mga taga-Mikaw, ayan, Bulacan. Sir, baka may gusto kayo shoutout. Shoutout po si Mrs. Mo, sir, baka mapalo kayo na. Hindi alam na nandito kayo lahat. Okay. Okay na. Ngayon, dumayo sila, came all the way from Mikawayan para sa unit na to. The 2011 SRC Taiwan. Ang SRC Taiwan is consider high-end Taiwan, no? Bakit? Kasi purely Taiwan made ang unit na to. Hindi sila assembled in China. Talagang ginawa sila
sa loob mismo ng Taiwan. Okay? Maganda yung unit, full metal, except syempre, dito, itong plastic grip, no? Ginawa kasi ito plastic para makapit. Pag metal kasi yan, medyo madulas. No? Okay, tapos, ang 2011, konting discuss lang, sabi ko nga kanina, sir, came originally from the 1911. Ang pagkakakilan lang, merong beaver tail. This beaver tail, you need to press this in order na mag-fire, mag-continuous firing. Pag nabitawan mo yan, hinto siya. Okay, tapos sir, release the magazine. Start na natin. This magazine, maximum rounds na pwede 27 rounds. Pero, ang suggested lang na ilagay mo is between 20 to 23. Hindi naman advisable, sir, na punuin mo talaga ng 27 kasi yung spring niya, maaga masyado mag-loose. Kumbaga, siguro, i-practice mo muna na nagaganon kesa punuin mo siya agad ng, you know, oo, talagang sagad na sagad, mag-loose agad siya. No? Medyo mahirap kasi humanap niya yung spring na yan. Eventually, pag nag-loose, hindi niya naman itutulak lahat ng dapat niyang itulak papunta sa unit. Okay, so, next natin, magazine, don't use WD-40, ha? Use only silicone oil na designed for airsoft. Kasi yung WD-40, meron silang mga, ano sir, chemical content like acetone na nakakasama sa airsoft. Okay? To begin, press the output bulb. Press mo, konti lang, sprayan mo. Kailangan nakapress ka para yung oil papasok. Then, dito. Okay? Yan, kailangan yan kasi may mga rubber o-ring to. Ngayon ang tanong, every laro mo ba, isprayan mo? Hindi naman, sir. Hanggat nakikita mong may oil pa siya, may bakas pa ng oil, kahit huwag na muna. Kumbaga, siguro, sir, safe to say na at least once every month. Tapos sa unit, sir, dito nilalagyan. Asa muna natin, sir. Ilock mo to. Okay? Gagawin mo lang yan during maintenance. Sprayan mo to. Okay? Then dito, sir. Konti lang. Press lang. Ang point of a second lang. Then, release. Then, rest. Okay. Huwag na huwag mo ipapasok yung magazine pag nakababa to. Ibig sabihin, pwedeng pagkapasok mo, pak! Puputok agad yun. Possible na mangyari yun, sir. Ngayon, start na natin. Ito yung gas na tinatawag. Disposable to, sir. Each canister, bawat canister, good only for 30 magazine. After 30, paubos na to. Pag naubos, tapon mo na to. Hindi to nare-refill. Okay, then sa unit mo, what good and special about this unit, guys, no? Tulad ng sinasabi ko, kaya nito, dali. Kaya nito ang 14. No? Okay, no exemption sa gas. Pwede kang gumamit ng 12. Kasi marami tayong klase ng gas, sir. Okay, pwede siyang gumamit ng 12, ng 14, at saka ng CO2. Yeah. Yun ang specialty nito. Lahat pala ng klase ng gas pwedeng gamitin nito, sir. 14 kg, 12 kg CO2. Kasi yung mga kanina pinakita ko sa iyo, lahat yan 12 kg lang. Pero ito, kaya niya yung 14 kg. Yun ang... Kasi nga, high-end Taiwan siya, consider. Okay, sir. Pero gamitin na lang natin yung 12. Ngayon, sir. Sa paglalagay ng gas, sir, lagay upside down. Sakto mo lang muna. Parang butane-butane lang. Sakto mo lang muna, sir. Tapos, ipe-press down mo. Okay, lagyan ko na, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sir, yun nilagay kong gas, 7 seconds, enough na yun para sa isang full rounds. Ngayon, kung sa tingin nyo, matagal kayo maglalaro, make it 10 seconds, 15, para hindi mayagas ka ng gas. Okay, baba natin to. Ingatan, ibababa, huwag mabibitawan,
kasi pwedeng mabasag tong dalawa. Okay? Baba. Para safety, lagay mo yung right thumb mo dito. Para kung mabitawan, hindi siya papalo dito. Exactly, sir. Okay, baba. Then, pag naibaba na dito, i-shoot yung bala, sir. Ngayon, yun ang silbi ng reloader. Pwede, optional to. Pwede ka mag-reloader, pwede hindi. Pag hindi ka nag-reloader, isa-isa mo i-shoot. Pag naka-reloader ka naman, mas madali nga lang. Tapos, ayan. Ayan yung bala, oh. May bungi, di ba, sir? Hmm. Gawin mo, pag may ganyan, kalugin mo lang. Mas maganda yung alternate siya. Left, right. Okay. Ayan. Para ano, sir, continuous yung firing, walang misfit. Hindi ko na gano'ng pupunuin. Baka papusin siya. By the way, no, sir, ang airsoft natin, mga airsoft, sabi ko, lagi ko sinasabi sa inyo yan, disclaimer, no, pag ganitong aircon, malamig yung paligid. Weak siya, mahina siya, no? Lalo na ngayon, nakatutok yung aircon, no? Pero pag nasa outdoor, mainit, napakalakas niya. Sa bagay, hindi ka naman siguro magpa-firing sa CR or sa kwarto, di ba? Mostly, sa backyard, sa garahe, ganun. Oh, by the way, bago natin simulan, sir, ha, itong unit na to, 1:1 replica, high-end replica ng tunay. Tanong, pwede mo bang ilabas? Display in public? Hindi. Okay? Pwede ka ba maglaro sa garahe mo? Yes. As long as nando ka sa within your property line, pwede. Walang makakasita sa'yo kahit may polis dyan. Okay? Pero, hindi mo siya pwedeng ilabas, i-display in public na nakasukbet. Okay? Pwede ko ba siya ibiyahe, big man? Yes, pwede. As long as naka-gun bag. Hindi pwedeng nakapatong sa dashboard or nakasukbet or hawak-hawak. Di ba? Mm-hmm. Yan. Yun lang mga basic ano lang naman, sir. Basic discipline sa tunay, apply din natin dito. Kasi, kahit ako tutukan mo nito eh, di ba? Talagang pwedeng gawin siyang pang ano eh. Yun. Eh, alam ko mga ito naman, mga professional, hindi naman gagawa ng ganun. No? Kaya lang, dinidiscuss ko pa rin para sa lahat ng nakakanood ng ating vlog. Okay? Ngayon, it's time to fire. Pero ikokrono ko para at least may idea yung bossing natin kung gaano kalakas yung unit nila. Okay? Pwede ngayon, chain total meron na tayo nito. Hindi na tayo tatama rin mag-chrono. No? Lahat ng unit, chrono natin. Para meron tayong reference. Nung time na ni-release natin, anong lakas niya, then nung time na halimbawa wag naman pero nagkita tayo ulit dahil nasira, i-crocrono ulit natin para malalaman natin yung ano, kung ano naging problema, kung ba't humina, ganun. Okay guys, chrono, zero, firing, first fire, 363, grabe oh, ang lakas ah. I was expecting 340, 350, 363. Grabe, lakas niyan. Hindi, malakas niyan. 355, yan. So, above 350, 360, not bad. Hindi na, ano. Considering na malamig na siya. Oh, eh, sabi ko, may aircon. Sabi mo ng plus 10, 370, 375. Oh, pag outdoor, ha. Sakit nun, sir. Oo. Parang hindi na rin tatanggapin pang laro, no? Hindi. Oo, kasi hanggang 345 lang. Sabi nga, 320 lang eh, 330. Sa pistol, ha? Pistol. Oo, mga pag, ganun lang eh. Pero, above 3... Malakas na yan, sir. Ano, kumbaga, masakit na talaga yan. Kaya, huwag gagamitin pang biro sa kapwa. Baka paglasing si sir, hoy! Sino nga? Hindi naman, sir. Hindi naman warfreak pag nalalasin. Hindi naman yung iinom. Okay, guys. Ay, nak. Papalit naman yung target natin. Ngayon, yung magpa-firing ka, sir. Kusaya mo, nasa live ka. Baka sabihin ng mga tao mo. Kasi tabi yan. Iyon, no? Ha ha ha.
nabanggit niya video. Ba't sir, mga taga-video ba kayo? Si Seaman. Kamusta ang buhay ng Seaman? Hindi ba mahirap pumasok, lumabas ng bansa ngayon? Okay naman. Dahil sa mga COVID-COVID, okay naman. Basta fully vaccinated. Okay. Pero pag wala talagang vaccine, hindi ka makakaan. Oo, talagang pahirapan ng pag ano, no? Paglabas. O, yan. Sir! Ikaw gumamit. Huwag gamitin. Sige sir, huwag na bahala mag-fire. Atlas na lang sir, paano naman may konting thrill? Ang lapit mo eh. Lakas. Sige sir, ubusin mo sir. Then pag-fire natin si sir, isa rin siya. Okay, open bolt sir. Parang tunay din. 'Di ba? Pag tunay, mag-o-open bolt siya na ganito pag wala na siyang bala. Indication rin niya na wala nang bala. So, next thing to do is to release the magazine. Then kung tapos ka na maglaro, wag mong i-release mo na 'to. Pero dahil hindi pa, diyan natin ulit. Pati yung ano niya, yung firing niya parang sa totoo din. Kasi yung recoil. Recoil niya. Ewan ko kung inabot nyo. Malamang inabot nyo yung mga sinauna natin. Yung isang kasap, pak, isang putok, papapa, di ba? Yan mo kasi wala mga recoil. Pero isang klase rin ng airsoft yun. Yun yung pinakamababang uri ng airsoft. It's spring type. One cup, one shot. Ganda yung recoil. Yan, sir, di ba? Naglaro ka. So, tinapos ka lang ng bala, ganun. So, nirefill mo, pasok mo lang, release mo na lang to. So, hindi mo na kailangan ikasa siya ulit. Okay? Ngayon, sir, ikaw na mag-file. Okay, concentrate. Sir, dun banda, para makita ka sa camera. Nagawin daw mo ito eh. Yun! Patay tayo. Lamang lang ng konting paligo si Cardo. Cardo Versosa pala. Okay, now guys, now after that, nirelease na ni sir yung magazine, no? So, next thing is to release the slide. Okay then, rest the hammer by pressing the trigger. Lagi yon, no? Matic yon. Apo, sir, ang unit natin, sa amin, ha, hindi naman lahat sa iba, sa amin, lifetime service warranty. Just in case na may problema, ang una nyong gagawin, sir, is tawag muna para i-guide namin kayo, i-assess natin kung ano yung problema, kung minor ba or kaya mong i-repair, ganun. Just in case sa pagkakataon na kaya mong i-repair, don't worry, i-guide ka namin step by step through video call, mga ganun. Marami namang means na pwedeng ano. Tapos, yun lang. Don't ever try to use cheap quality BBs. Hanggat kaya mong bumili ng BBs na Taiwan na lang. Mura lang yung BBs, wag mong panghinayangan yon. Mahal yung unit. Mahal ang pyesa, mahal ang parts. Madalas ang nagiging simula ng pagkasira ng airsoft, yung BBs na ginagamit, sir. Cheap quality, nabitak, bumara. Yung nga pala, no, yung epinair mo, hindi na siya dapat i-reuse. Kung mamaya silipin nyo yung loob nun, yung BBs talaga, sa mga nagtatanong, bakit daw nababasag yung BBs? Guys, yung BBs, design talaga para madurog, para mabasag, para wag i-reuse. Pero minsan may mga BBs na akala mo buo pa. Hindi mo lang alam, may crack na yun. Hindi lang napuruhan gano. Yun, pag yun ang ginamit mo, isinalpak mo, at inabutan sa loob ng pagkabiyak, tumukod sa piston, kasi kung ito yung nozzle, ito yung chamber. Kaya exacto yan. Eh kung tumukod dito, pak, basag ang piston, ang nozzle. Kaya yun ang iwasan mo, sir. Tapos, yun lang naman, yung briefing ko sa inyo na wag dadalhin, I know, alam nyo naman na yun. No? Pero kung ibabiyahin nyo from other place to another, okay lang, dalhin mo. Kahit nga may ganban eh. Pero syempre, kaukulan pa rin na yung disiplina, huwag mong ilalantad. Yun lang yun. Okay, ano pa ba? May tanong pa, sir? Ay, ito!
sir, di ba may natirang hangin? Mm-hmm. 1 day, 2 days, 3 days, up to 5 days, yung natirang hangin, okay lang na nakastock dyan. Pero kung tatagal ng weeks na, let's say 2 weeks, months, pasingawin mo kasi kawawa yung valve, may stress. Press mo lang to. Konti lang. Pero, hindi ko na pasingawin totally kasi malamang habang biyahe, nagpapa-fire-fire kayo. Ay, di ba ka? Pag-uwi na. So, may tanong ako, kumari, di siyempre, katulad namin, OFW, di ba? Okay. May iiwan namin yan. Mm-hmm. Okay lang na... bigla akong kinabahan. Sir, unang-una, may anak. Hindi, meron, pero... I-safety mo. Oo, no. Hindi pa, ilang taon? 13, ganyan. Pero, napagsasabihan naman na. Pero, ganun pa man, kasi minsan yung mga bata, di ba, talaga matitigas ang ulo, curious. I-safety mo na lang, sir, kasi hindi natin kontrolado yung minsan yung harot ng bata, baka, di ba, sumobra. Ngayon, regarding nyo sa tanong mo, okay lang bang ma-stock ng gano'ng katagal? Okay lang, kahit years pa yan, basta with proper care. Ano yun? Bago mo iwan, babara mo ng silicone oils. Kumbaga yung tinuro ko, babara mo siya, babara mo to, then babara mo yung magazine. Para kahit gano'ng katagal, kasi ganito, yung mga rubber, eventually, tumitigas, nagbibrittle yan. I know, alam nyo yan, di ba? Mm-hmm. Parang lumulutong. Ngayon, by the help of the silicone oil, mananatili siyang intact palagi. Ako kasi sa mga unit ko, yung collections ko, 18 years na, 20 years, wala naman nagiging problema. Basta... Ginagamit ko. Oh yeah, hanggang ngayon. Ito nga, katulad to, ito, isa sa mga sinauna kong rifle. 18 years. Pero gumagana. 18 years na yan, ay tagal niya. Pero rifle na nila. Nasa itsura naman niya eh, di ba? O yan. Yan, isa sa sinauna ko rifle yan, pero gumagana. Ano yun, sir? Basta, yun nga, number one, protektahan mo yung mga rubber. Tapos syempre, sir, ito, magazine. Huwag kang malalito lapid na pag wala ng bala, ipapakawalan mo, kaya mo malaglag. Wag, iwasan mo malalaglag to, sir. Kasi na, ito yung tank, ito yung possible magkaroon ng leak. Pero minor lang yun. Kung may leak, tawag mo sa amin agad. Guide natin. Okay, guys. Unit ng ating boss, no? Yung high-end SRC Taiwan. No? Napakaganda nito unit na to. Although, simple-simple lang siya. Hindi siya katulad ng ibang gwapong unit. O, pakita ko sa inyo. Ha? Hindi ako naninira ng brand. Ha? Pero... Hindi ako naninira ha, ng brand, pero ang dami may gusto rito. Gwapo, di ba? Pero ang tindi ng topak nito unit na to. Pero mas gusto ko mga classic. Gwapo siya kung sa gwapo, pero ang tindi ng topak. Minsan, pag wala ng bala, hindi mag-open bolt. Putok ka ng putok, wala na pala lumalabas. Yun, mga ganon. No? Consistent. Hindi ako naninira, pero compare ito or dito. Dito ako. Sa totoo lang, sir. Siya malakas. Nasa 360. Okay, guys. Nakita nyo, no? Yung unit natin, boss, the 2011 SRC High-End Taiwan. County na lang to, no? Silver, black, ganun. Konti na lang to. Three colors available. Black, then silver, then chrome silver. Okay, guys. Thank you and have a blessed day to all. Please share the live video to spread our hobby. Okay, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng isang libangan, yun ang paglalaro ng airsoft. Patid na sa inyo ng inyong likod. Napubulol ako, big man. Thank you!